Okay, so here, balik tayo dito class. Legal redemption by adjoining owner of all urban land. So, sa mga city na ito. So, in a small size piece of land which was bought for speculation. So, ano ibig sabihin ng bought for speculation class? Kung sa accounting nyo kasi, ito yung mga investment property. Diba? So, natandaan nyo pa yung investment property nyo? Investment property are property that held for speculation or binili mo yung lupa, wala kang plano kung anong gagawin mo sa lupa. So, that is, makukonsider siya as an investment property. Or di kaya, binili mo yung lupa and then, hinihintay mong tumaas yung presyo. So, that is investment property. So, sa loan naman, yung mga investment property mo na ibinenta mo. So, the owner of the adjoining land or yung katabi, o yung may-ari doon sa katabi, has the right of redemption. So, at a reasonable price. Ibig sabihin, yung katabi ng property na ibinenta is has the right to redeem. So, right of preemption by adjoining owner. So, right of preemption. If such small piece of urban is about to be resold or ibebenta pa lang, the adjoining owner shall have the right of preemption at a reasonable price. That is, the adjoining owner shall be given the right to buy the property before it is offered to others. So, ito yung sinasabi class, ha? Preemption. Ibig sabihin ng preemption, bago mo ibenta sa iba, sabihan mo muna yung katabi mo. O, yun yung sa urban, rules natin sa urban area. Naintindihan, that is preemption. So, rules if two or more adjoining co-owner wish to exercise the right of redemption or preemption. So, ano yung magiging rules natin class kung two or more? Preference shall be given to the owner whose intended use of the land in question appears best justified. So, sabi ng Article 1622, so, tanungin natin or i-question natin kung saan niya gagamitin. So, kung sino yung pinaka-justified. So, no, the right of redemption of co-owners exclude that of adjoining owners. So, take note class ha. The right of redemption of co-owners exclude that of adjoining owners. Ibig sabihin, kapag co-owner kayo sa isang property tapos ibenenta, so, before mapupunta sa mga adjoining owners, sa mga co-owners muna. 3. Period of preemption or redemption. So, kailan? Kapag sa preemption class, within 30 days from written notice by prospective vendor. Ibig sabihin class, period of preemption or redemption. 30 days bago ibenta yung lupa, sabihan mo muna si katabi mo. Yun. Or di kaya class, no pala, no. Mali pala. From the time na nagbigay ka na ng notice sa kapitbahay mo, magbilang ka ng 30 days. So, beyond 30 days, pwede mo nang ibenta sa ibang tao. Yun yung ibig sabihin ng preemption. Redemption naman, within 30 days from written notice by vendor. Ibig sabihin nito class, let's imbawa, nabenta mo na yung lupa. So, syempre, pagkabenta mo ng lupa, isinabi mo na sa kapitbahay mo. So, magbilang ka ng 30 days. Beyond 30 days, so, the vendor cannot, or yung adjoining owner is hindi na pwedeng mag-exercise ng legal redemption. Number 4, recording of sale in the registry of property. The deed of sale shall not be recorded in the registry of property unless accompanied by an affidavit of the vendor that he has given written notice of sale to all possible redemptions. So, ito yung sinasabi sa Article 1623 class na hindi i-re-record ng registry of property yung ebenta or yung binili kung walang affidavit ni vendor. Anong nakalagay sa affidavit ni vendor? Na nagbigay siya ng notice doon sa mga adjoining owners. So, ibig sabihin, ito is, this article class is a remedy or safeguard on the part of the buyer or a third person.
Kasi nga, kapag kasi si vendor hindi niya ipinalam o hindi siya nagbigay ng notice, yung contract of sale ng adjoining owners or ng lupa is pwedeng siyang i-declare as a null and void. Naintindihan? Pwedeng kahit na ma-over ng 30 days, so pwede pa, sila, pa rin sila mag-exercise ng redemption. Naintindihan? Pero before sila makapag-exercise ng redemption beyond 30 days, so mag-seek muna sila ng court order. Yun yung sinasabi dito. Okay? So, next. Equitable mortgage. So, these are also one of the favorite cases in si paperboard exam, equitable mortgage. So, dapat maintindihan nyo ito. At the same time, sa bar exam din. So, and especially class, sa mga actual cases, sa Supreme Court, marami nito, equitable mortgage. So, concept, what is equitable mortgage? An equitable mortgage is one which, although lacking in some formality, or forms of words, or other requisites demanded by statute, nevertheless, reveals the intention of the parties to charge real property as a security for a debt and contains nothing impossible to contrary to law. Its essential elements are. So take note, class, equitable mortgage. So from the word mortgage, so syempre, may utang dito. Naintindihan? Equitable mortgage, although lacking some formality, ibig sabihin hindi kumpleto yung requirements ng batas or ng statute of frauds, or di kaya forms of word, or yung mga words na nakalagay sa kontrata is confusing or kulang-kulang. So ang rules ng equitable mortgage is i-reveal yung true intention ng parties. Naintindihan? So, number one, ang essential elements ng equitable mortgage, number one, the parties enter into what appears to be contract of sale. Ibig sabihin daw, ang magkakaroon ng equitable mortgage kung yung both parties, si seller and the buyer, or di kaya dalawang parties sa kontrata, ipinalabas nila na contract of sale yon, pero hindi naman talaga contract of sale. Naintindihan? So let's say for example, si debtor nangutang ng pera kay creditor, 100,000. Syempre si creditor mautak, humingi siya ng collateral. So si debtor ngayon, ginawa niyang mortgage yung kanyang lupa. So yung ginawa nilang kontrata is a contract of sale. Naintindihan? Pero yung true intention ng both parties, ni debtor at ni creditor, it's just only a contract of loan. Naintindihan? So, doon na papasok yung equitable mortgage. Equitable mortgage ang tawag na doon. Kasi nga, yung true intention natin is contract of loan. So, bakit yung ginawang kontrata is contract of sale? So, yun yung equitable mortgage. Two, their intention is to secure an existing debt by way of mortgage. So, ito yung sinasabi ko, class. May utang. So, yung true intention or yung talagang intention ng parties is pumasok sa contract of loan, hindi sa contract of sale. Two, contracts presumed to be an equitable mortgage. So, ano yung mga kontrata na presumed na equitable mortgage? Number, a contract of sale with right to repurchase and other contracts purporting to be an absolute sale shall be presumed to be an equitable mortgage in any of the following cases. Number 1. A. When the price of sale of a right of repurchase is unusually inadequate. Ibig sabihin, class, yung presyo is inadequate, or ibig sabihin kulang. Let's say for example, 1 hectare na lupa tapos binili lang ng 5,000. So inadequate 'yon. Naintindihan? Ibig sabihin hindi sakto yung price doon sa lupa. So baka naman kasi utang lang yung nangyari tapos pinalabas lang na contract of sale. Letter B. When the vendor remains in possession as lessee or otherwise. Or di kaya, class, si seller and buyer pumasok sa kontrata.
Si seller, ibinenta niyo kanyang lupa kay buyer. Kaso nga lang, si seller is naging siya pa rin ang remains in possession. Ibig sabihin, doon pa rin tumira si seller. Ibig sabihin, si seller magiging lessee na ngayon. Naintindihan? So, equitable mortgage daw yun. When the period for exercise of the right to repurchase is extended. So, na-extend na. Diba? Yung right to repurchase is unang-una based sa stipulation. Kung walang stipulation, 4 years. Naintindihan? Or di kaya, kung naka-stipulate na above 10 years, hanggang 10 years lang talaga. Kaso nga lang, in-extend yung right to repurchase. That is an equitable mortgage. Letter D. When the purchaser retains for himself a part of the purchase price. So, E. When the vendor bind himself to pay taxes on the thing sold. Or ibig sabihin class, si vendor or yung nagbenta, siya pa rin yung magbabayad ng taxes. Equitable mortgage ang tawag doon. F. When the real intention of the parties is that transaction shall the payment of debt or the performance of any other obligation. Naintindihan? Ibig sabihin lang nito class, ang true intention talaga ng parties is hindi contract of sale. Any other contract, basta hindi lang contract of sale. In any of the above cases, any money, fruits, or other benefit to be received by the vendee as a rent or otherwise shall be considered as interest, which shall be subject to the usury law. So that is Article 1602. Rules in case of doubt. A contract purporting to be a sale with right to repurchase shall be considered as an equitable mortgage. So sabi ng 1603. Which is yung right to repurchase. Right to reformation. So take note class, 'di ba sabi natin yung true intention ng both parties is, let's say for example, contract of loan. So ginawa lang collateral yung property. Pero ang lumabas na kontrata is contract of sale. So ano yung magiging remedy sa both parties? Reformation. Babaguhin lamang yung kontrata. Naintindihan? Hindi null and void yung kontrata, but it is subject to reformation. So, aayusin. The apparent vendor may ask for the reformation of the instrument in the contracts presumed to be an equitable mortgage. So, ang sinasabi sa Article 1605 plus, apparent vendor may ask for the reformation. So, pwede siyang mag-ask ng reformation. So, here class, this is your activity. Kindly read this. This is an actual case na pinalabas ng Supreme Court. Dated November 12, 2014 with GR number 199852. So, case between Philippi Solitarios and Julia Torda. They are the petitioner. Versus Gaston Jaque and Lilia Jaque. So, ito si Gaston at saka si Lilia, mag-asawa ito. Ito din, mag-asawa din ito. So, ang nangyari sa kaso na ito, class, unang-una kasi, yung lupa ni Solitario o ni Felipe at saka ni Julia, nakasangla sa isang bangko. And then ngayon, since wala silang pambayad, nandito ngayon si Gaston at saka si Lilia na nagbigay sila ng pera kay dito sa mag-asawang ito. So, syempre, nabawi nila yung lupa sa bangko. Naintindihan? So, ibig sabihin, subrogation yung nangyari. Si Gaston at saka si Lilia, sila na yung bagong creditor. So, as time goes by, si Gaston at saka si Lilia, binigyan ng pera itong mag-asawa. So, later on, meron nang lumabas na kontrata between both parties. Ang lumabas na kontrata is contract of sale. So, syempre, sabi ng RTC, equitable mortgage yon. Eh, ngayon, hindi na itong mag-asawang ito, si Philip at saka si Julia, hindi nag-appeal sila sa Court of Appeals. Ngayon, si Court of Appeals, naging pabor kay Gaston at saka kay Lilia. So, syempre, nag-petition ulit itong mag-asawa sa Supreme Court na. So, basahin niyo ito, class. Maganda ito. Kompleto ito sa Ricardo.
So